Sulong Zambales. Arangkada Zambaleño. Muli yung pagbati muli ka, Willie, at sa ating mga nanonood. Nandito po tayo muli sa lalawigin ng Zambales para pag-usapan naman kung ano mga ginagawa natin sa ating mga kapwa senior citizen. Sa ating lalawigan ay kung meron mang tayong dapat inaasikaso ay ang mga matatanda. Kaya dito sa atin, siguro diretsahin ko na dahil sa ating pagmamahal sa ating mga senior citizen, sa mga ate, sa mga kuya, ako po ay naglunsad ng mga proyekto na kung saan sa 13 bayan ng Zambales ay nagpapatayo tayo ng 13 senior citizen building. Kasama nila dyan yung sa isang floor, yung tinatawag nating BHW o Barangay Health Workers. Mga kalahati na nito ang natapos na. At itong darating na Abril ay magkakaroon nga ng isang malakihang pagtitipon ang mga senior citizens dito sa Region 3 na gaganapin dito sa iba. At kung hindi man ninyo na itatanong, nung nakaraang taon, isa po na isipan natin para matulungan ang mga senior citizens ay yung anong dapat gawin para hindi sila magkasakit. Binibiro ko nga sila, bawal po magkasakit at bawal pang kumuha ng visa. Kaya nagpursige po tayo, naganap tayo ng makuhanan ng murang gamot at tayo naglunsad ng tinatawag nating anti-flu vaccination na kung saan ay lahat ng bayan ay pinuntahan natin at lahat ng mga senior citizen ay nagkaroon po ng inoculation. Yun naman pong mga senior citizens na hindi na makalakad ay pinapuntahan natin ng mga doktor sa kanilang bahay. Awa ng Diyos, wala po tayong nababalitaan na nagkasakit ng trangkaso o ng mabigat na sakit sa ating mga senior citizen. Pangalawa, karamihan ng ating mga matatanda ay nagkakaroon ng katarata sa mata na nagiging sanhi ng pagkabulag o hindi pagkita dahil sa nababaraan yung kanilang portion ng yung harap ng mata. Kaya naglunsad din tayo ng operation katarata na kung saan lahat ng mga may katarata, tiningnan muna natin kung sila ay mayroong PhilHealth card at yung malang mga PhilHealth na hindi pa na-enroll sa PhilHealth ay in-enroll natin para sila makapag-take-advantage nung pribilehyo. At magmula nga nung 15 ng Ugos na nakarang taon, meron na po tayong total na 428 na pasyente na natulungan. Hindi lang, hindi pa kasama dyan yung mga may edad na, kasama na rin ang mga bata na merong bukol. Kasi meron din tayong operation alis bukol dito sa Zambales na kung saan ay meron na tayong nabiyayaan na 1,786 na pasyente. Yung mga minor cases, 1,509, medium cases, 192, at mga major cases, 85, kasama yung mga naoperahan sa sususo, yung may mga bukol sa katawan, sa loob ng katawan. Kaya dito nga sa atin, ang sabi ko nga sa mga bata, habang buhay pa ang inyong mga magulang, habang buhay pa ang mga matatanda, gawin po natin silang masaya. Dahil kung wala na sila, kahit na anong gawin nyo para sa kanila, hindi na nila makikita yan. Kaya sa inyong lahat na nakikinig, huwag nating kalimutan, utang po ang buhay natin sa mga matatanda. Dito sa Zambales, mayroon tayong 3 hospital. Yung Iba Provincial Hospital o Zambales Provincial Hospital, sa Iba, sa Norte, nandiyan yung Candelaria District Hospital, at saka sa South, nandiyan naman yung San Marcelino Hospital. Mayroon akong panukala
sa mga direktor na kung may dumating na mga may edad na na magpapagamot, wala nang tanong-tanong, gamutin na. Saka na lang pag-usapan kung anong mga kailangan. Kung walang pambayad, itawag na lang sa aking opisina. At masisiguro ninyo na yung mga kakailanganin, pag naibigay nyo man sa kanila na kailangan ng ospital, papalitan natin o kaya ibigay natin sa kanila. Ganyan kami sa Zambales. Ako po, si Governor Jun Ebdane Jr., Sulong Zambales! Arangkada Zambaleño! Sulong Zambales! Arangkada Zambaleño! This portion is brought to you by Walter Sugar-Free Wheat Bread, the first and only bread tested to be zero in sugar, low calorie, cholesterol-free, with high amount of vitamins and fiber, tastes so good even without sugar. GIS Institute provides ample space with complete teaching and training facilities. Faster and accurate learning and skills development, ready for work training. Learn and earn at GIS Institute. Future mo, shoot na shoot!